Hello guys, welcome back dito sa aking channel. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin ang notification bell para palagi kang updated sa lahat ng video na ina-upload ko. Anti-Typhoon Racket. Alam naman siguro nating lahat na isa ang Pilipinas sa pinaka-tinatamaan ng bagyo. Ngunit alam nyo ba na noong panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos ay nag-isip sila kung paano masusuko ang lahat ng bagyong paparating sa ating bansa? At ito nga ay ang Anti-Typhoon Racket. Ngunit noong patalsigin si Pangulong Marcos at siya'y palitan ni Cory Aquino, ay nabaliwala na lamang at naglaho ng parang bula ang proyektong ito ni Pangulong Marcos at nabaliwala na lamang ang lahat ng pinakamagagaling nating scientist. Bongbong Missile. Nakakalungkot isipin na ang Pilipinas ngayon ay binubuli-buli na lamang ng mga karatig na bansa. Ngunit alam mo ba na noong panahon ni Pangulong Marcos ay nagsimula silang bumuo ng mga pandepensa laban sa mga mananakop na bansa? Dahil habang ang ibang bansa katulad ng China ay nagsisimula pa lamang gumawa ng missile, ay ang Pilipinas naman ay perpekto na itong nabuo ng dahil sa mga galing nating scientist. At ito ay pinangalanan ng Bongbong Missile. Ngunit ang proyektong ito ay naglaho na lamang ng parang bula ng maupo bilang presidente si Cory Aquino. Seven, six, and five. Geothermal power plants, coal, thermal, and hydro plants. Alam mo ba na noong kapanahunan ni Pangulong Marcos ay hindi gaano problema ang bill sa kuryente? Dahil noong panahon ni Pangulong Marcos ay nakapagpatayo siya ng planta na merong 55 megawatts at tayo ang second largest energy producer in the world. Ngunit nang maupo si Cory Aquino ay ito'y kanyang ginawang pribado na lamang. Nutriban. Noong panahon ni Pangulong Marcos ay meron siyang isang programa na kung saan may isang libreng pagkain sa mga estudyante. At ito ay ang Nutriban. Ito ay isang meal ready to eat para sa mga bata at take note, hindi ito basta tinapay lamang sapagkat ito'y siksik sa laman na kung saan ikaw talaga ay mabubusog. Layunin kasi nitong sugpuin ang malnutrisyon sa ating bansa. Ngunit ito'y naglaho na lamang nang maupo si Cory Aquino bilang Pangulo ng Pilipinas. Bataan Nuclear Power Plant. Alam mo ba na ang Bataan Nuclear Power Plant ay ang pinakaunang nuclear power plant sa Asia?
Ngunit nang mapatalsik si Pangulong Marcos ay binaliwala na lamang ito ni Cory Aquino at ginawa na lamang pribado at ayaw niya daw kasi na maalala pa ng mga mamamayang Pilipino ang mga napagawa ni Pangulong Marcos. Masagana 99. Ang Masagana 99 ay sinimulan noong 1973. Layunin nitong tulungan ang ating mga magsasaka. At alam nyo ba na ang supply ng bigas sa Pilipinas ay naging sapat at naging rice exporter pa ang Pilipinas noong kapanahunan ni Pangulong Marcos. Kadiwa Rolling Store. Alam mo ba na noong panahon ni Pangulong Marcos ay mayroon siyang tinatawag na Kadiwa Rolling Store na kung saan doon mo mabibili ang basic needs ng iyong pamilya.